nagkaroon din po ako ng magandang imahe sa publiko. Nagbalikan po lahat sa akin yung mga sinabi ko noon about loyalty. Kasi hindi ko rin po alam na aabot din po ako sa ganitong problema. Kaya ayun po, para sa akin po, sabihin na po nila lahat sa akin, lahat po ng mali kasi mali po talaga ako. Pero magdabag naman po nila sanang questionin yung karapatan ni Camille bilang na magalit sa nangyari sa katotohanan ng nalaman po niya. Agree, I agree. Okay, Ma'am Dambi at Ma'am Nika, I agree totally with Sir Jason. Baka pwede mag-apologize kayo kay Miss Camille kasi siya naman talagang biktima rito. Baka gusto niya po, Ma'am Dambi, para makamubo na talaga totally. Sir. Si Tony Fowler may gusto sabihin. Kanina parang po siya nakatutok. Sige, po. Sige, pagbigyan natin. Hello, Tony. Yes, hello po, Sir Raffi. Gusto mo lang mag-react? Kanina pa ako nakatutok sa inyo eh. Grabe yung puso ko eh. Bakit yung puso mo? Ano nangyari? Hindi po, actually ako po yung kumontak po talaga para makontakt niyo po sila sa mail regarding po sa issue. Apo. Ano po reaction niyo, ma'am? Anong gusto sabihin? Ano, yung reaction ko tinatanong po nila. Ako po, yung reaction po dun sa isa ay salamay po siya. Kaya may pinaglalaban po siya, which is tama naman po. Yung isa naman po na na-claim naman niya po na naging sabit po siya, napagdaanan po yan, Sir Raffi. Yung mamura ka, normal, pero yung lumabas, ganun talaga. Kasi consequence yun ang ginawa po. At napagdaanan po yan, lumabas yung issue na ganyan, kailangan niya po talaga tanggapin. Ayun. Diba? Kasi kalandian mo yan eh. Panindigan mo. Ganun talaga. Ayun. Diretso. Wala nang paligoy-ligoy pa. Direct to the point yun, mama. Lumandi ka kasi sa may jowa. Kaya kung mapapaya ka, mababash ka, tanggapin mo. Diba? Ayun. Si Sherry, gumaganong-ganon si Sherry. O nga naman. Wala nang pasikot-sikot. Diretso hanta talaga ang salita niya, Miss Tony. Maraming natuwa sa mga 90s doon sa mga sinabi niyo. Sige po. Gusto ko lang po malami yung nakatutok po ako. Salamat po, Ma'am Tony. Salamat po. Pwede po ba akong mabigay ng mensahe? Sige po, Sir Jason. Sige po, go ahead po. Sa mga kalalakiang nanonood po dyan, humihingi ako ng pasensya dahil alam ko nadadami kayo, nakakukwestiyon kayo ng mga girlfriend nyo dahil sa issue namin, na napaghihinalaan din kayo. Gusto kong bigay ng mensahe na dahil nasubukan ko magloko, sinasabi ko po sa inyo na walang ibang magiging kapalit tong panluloko nyo sa taong nagmamahal sa inyo kundi kamalasan, konsensya, gabi-gabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na po subukan. Yun po. Salamat po. And I can feel your sincerity, sir. Napipil ko po. Salamat po, sir. Doon po, salamat. Alam ko sincere po kayo doon sa mga sinabi nyo. Ma'am Dambi, Ma'am Dambi and Ma'am Nika, baka po di hong mag-apologize kayo kay Camille. Wag na okay, wag na kay Jay Sam. Kay Camille na lang po, kasi biktima po rin si Camille. Baka pwede ho, Miss Dambi. Sir Raffi, di ko po kasi makita kung saan ako nagkamali. Kasi hindi naman ako... Siguro man para makamove on na. Kasi balikta rin po natin yung mundo. Kayo po si Camille. Camille. Sige, if you don't want to apologize, it's up to you. Kasi request lang po yan ni Sir Jay Sam. Po okay lang po yun. Yung pagsusorry po, yun po hindi naman obligasyon. Kumbaga, option niyo po yun. Totoo nga po, ma'am. Sinabi ko naman kanina.